Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, ang pag-uusapan natin ay ang napapanahong usapin. Ito po ay ngayong buwan ng Muharram, alhamdulillah, na kung saan ito po ay kabilang sa mga Ashhurul Hurum, kung tawagin. Ang Ashhurul Hurum, kaya sinabing Ashhurul Hurum, ito yung mga sagradong buwan. Ito yung mga sagradong buwan. Sinasabi sa banal na Quran, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Ito ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Tawbah, na ang paaulugan, tunay na ang bilang ng mga buwan para kay Allah, ito ay 12. So mayroon pong 12 buwan sa Islam. Mayroong 12 buwan sa Islam kung tawagin sa Hijri calendar. At ang sabi sa Quran, yawma khalaqas samawati wal ard. Mayroong 12 buwan sa Islam mula nung nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kalangitan at kalupaan. At sa 12 buwan na ito, ang sabi ni Allah, minha arba'atun hurum. Sa 12 buwan na ito, mga kapatid, mayroon ditong 4 na sagradong buwan. Tayib, mayroon pong 4 na sagradong buwan sa 12 buwan na yan, sa isang taon. At para sa kalaman natin, ito po ay 3 magkakasunod na buwan at ang isa naman ay hiwalay. Ang unang sagradong buwan dito, ito yung Dhulqa'dah, Dhulhijjah, at Al-Muharram. Ngayong buwan, tayo po ay nasa buwan ng Muharram. At ang panghuli, ito po yung buwan ng Rajab. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa buwan na ito, na kung saan ito ay mayroong 4 na sagradong buwan, ang sabi ni Allah, ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. Ito ang relihiyon na matuwid. Ang Islam ay relihiyon na matuwid, na kung saan napapaloob sa Islam ang 12 buwan, at sa 12 buwan na ito ay mayroong 4 na sagradong buwan. At tayong mga kapatid, sa buwan na ito, tayo po ay nasa buwan ng Muharram, nakabilang sa mga sagradong buwan. Nung nakaraang buwan, Dhulhijjah, ito po yung buwan ng Hajj, at yung after ng Shawwal, ito po yung Dhulqa'dah. At ngayon ay buwan ng Muharram at susunod naman yung buwan ng Rajab. Inshallah subhanahu wa ta'ala, ito ay bago mag-Ramadan. Ang sabi ni Allah patungkol sa buwan na ito, فَلَا تَظْلِمُ فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ. At huwag ninyong dudungisan ang inyong sarili sa paggawa ng mga kasalanan. فَلَا تَظْلِمُ. Huwag kayong gumawa ng mga haram sa mga dakilang buwan na yan. Mga kapatid, para sa kaalaman po natin, kapag tayo po ay nasa mga sagradong lugar, ang gantimpala po na ginagawa ng isang sumasampalataya kay Allah ay dinodoble ni Allah. Halimbawa nito, kapag tayo ay nasa Masjidul Haram sa Makkah, nasa Masjidul Nabawi sa Madina, at nasa Masjidul Aqsa sa Palestine, kapag gumawa ka ng ibada dyan, gumawa ka ng mga pagsamba sa buwan na yan, dinodoble ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong gantimpala. Katulad halimbawa ng salah sa Masjidul Haram, ito ay magkatambas na isang daang libong sala kapag ikaw ay magsasala dyan. Subhanallah, sunna lamang. At hindi lamang sa mga lugar binibigyan ng diin upang dakilain si Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus sa mga ibang, sa mga panahon din. Kapag sa buwan ng Ramadan, gumawa ka ng gantimpala, dinodobler ni Allah ang iyong gantimpala. Ngayon naman mga kapatid, sa buwan ng Muharram, yung mga sagradong buwan na ating nabanggit, yung buwan ng Dhulhijjah, Muharram, at yung Rajab, dinodobler ni Allah ang gantimpala ng isang tao. At kapag gumawa ka naman ng kasalanan sa mga buwan na yan, halimbawa niyan, nanlibak o nanirang puri, chismis, nagsinungaling, nagnakaw, ano mang kasalanan ang ginawa ng isang tao, nagsugal, nakigawa ng pakiapid, pangalun niya, o nag-iwan ng mga obligasyon ng pagdarasal kay Allah subhanahu wa ta'ala, dinodobler rin ang malaki rin po ang kasalanan na makukuha ng isang tao sapagkat sagrado ang mga buwan na yan. Kaya ipinagbawal ni Allah ang pakipaglaban, yung digmaan
sa mga buwan na yan sa Makkah, yung kital. Dahil noong araw, mga kapatid, bago dumating ang Islam, uso po dito sa gitnang silangan, yung tribo-tribo, sila po ay nagpapatayan. Bawat isa nagsasabi na sila ay mainam na tribo, yung Quraysh at yung iba pang tribo, sila po ay nagpapatayan. Kaya dumating yung talata na ito na ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pakipaglaban o yung yung gumawa ng mga haram sa buwan na yan. Ngayon mga kapatid, tayo po ay nasa buwan ng Muharram. Tayo po ay nasa buwan ng Muharram na ipinagbawal sa atin ni Allah na tayo ay gumawa ng zulm sa mga araw na ito. Yung gumawa ng kasalanan. At ano yung mga mainam na gawin sa buwan ng Muharram? Tayo, kung tayo po ngayon ay nasa buwan ng Muharram. Tayo po ay nasa buwan ng Muharram at napapalo po rito yung Ashura na tinatawag. Yung Ashura. At inshallah, pag-usapan din natin yan mamaya-maya ng konti. Ang sabi sa hadith, ayon kay Abu Hurairah radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, afdalu siyami ba'da Ramadan, shahrullahil Muharram. Ang pinakamainam na pag-aayuno pagkatapos ng buwan ng Ramadan, ito yung shahrullah. Ito ang buwan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tinawag ni Allah na yung buwan na ito ay kanyang buwan. Shahrullah. Ito ay buwan ni Allah. Ang pangalan ng buwan na yan ay ang Muharram. Isinama ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pangalan. Ano po? Ang kanyang pangalan sa buwan ng Muharram na nagpapatunay na ang buwan na yan ay mainam. Sapagkat isinama ni Allah ang kanyang mismong pangalan, yung Lafzul Jalala, yung katagang Allah, sa buwan na yan, sa hadith na ito na nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi, Shahrullah. So ang pinakamainam na pag-aayun ng mga kapatid, pagkatapos ng Ramadan, ay ngayong buwan ng Muharram. Pagkatapos ng Ramadan, zahir, napakalinaw ng hadith na ito, na kung saan sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos ng Ramadan, yung araw na pinakamainam na mag-ayuno, ngayong buwan ng Muharram. Si Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, pinipili niya yung mga lugar, pinipili niya yung mga panahon na kung saan ito ay mainam sa ibang mga lugar at mainam sa ibang mga panahon. Nabigyan natin ng halimbawa kanina, ang pinakamainam na lugar sa buong mundo, ito yung Masjid al-Haram sa Makkah, at yung sa Madina naman, at yung Masjid al-Aqsa. Liban sa ibang lugar, para kay Allah, hindi na yan binigyan ng pansin. Oo, kabilang sa lupain ni Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah ang naglalang, ang lumika, ngunit ang pinakamainam para kay Allah, ang kanyang mga piniling lugar, yung ating mga nabanggit. Sapagkat, yan ay sa kaparaanan o kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sa mga panahon naman, nandito yung Muharram. Nandito yung Dhul-Qa'da, yung Dhul-Hijjah, yung buwan ng Muharram at yung buwan ng Rajab. At kasama rin dyan yung buwan ng Ramadan. Kumbaga, hindi po sila normal na buwan. Nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon kay Ibn Abbas, nung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pumunta sa Madina, mga kapatid, nung siya po ay nanirahan o ng ibang bayan na sa Madina, sapagkat siya po ay ng ibang bayan sa mga kababayan nating hindi Muslim, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya po ay tinaboy ng kanyang kaum. Siya po ay tinaboy ng mga Quraysh sa Makkah, kung saan siya pinanganak, kung ano yung lugar niya, siya po ay tinaboy dyan. At nung siya ay pumunta sa Madina ng ibang bayan at doon na nanirahan hanggat datna ng kamatayan, may pagkakataon na nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga Hudyo. Yung mga Hudyo sa Madina. So magtataka tayo, bakit may Hudyo sa Madina? Samantalang napakalayo ng Israel o kung yung Palestine, kasi yung mga Palestine doon sila kadalas nakatira nung araw sa Europa, nakatira yung mga Palestina, yung mga Hudyo nung araw, mga kapatid. At napakalayo po, napakalayo ng Madina. At yung Madina, hindi langit sa ating kalaman, napakainit na lugar yan. At kumbaga, walang mga ilog, hindi katulad sa Palestine. Kung nandun nakatira yung karamihan ng mga Hudyo, maganda ang lugar na yon at hindi naman gaano mainit doon. Samantalang sa Madina, napakainit.
At kakaunti lamang yung mga nakatira doon, yung syudad na yun. Pero bakit may mga Hudyo ron? Yan ang tanong. Alam niyo po ba, para sa kaalaman, ang mga Hudyo, alam na alam nila ang katotohanan. Kumbaga, nabanggit nga sa Banal na Quran, si Propeta Muhammad SAW, ito ay nabanggit sa lumang tipan at sa bagong tipan. Nabanggit siya sa kasulatan ni Moises, yung mga naunang kasulatan, at kasulatan ni Isa o ni Jesus. Ngunit binago lamang ng kanilang mga mangaral. Ang kasagutan kung bakit may mga Hudyo sa Madina, sila po ay nag-migrate mula Palestine. Pumunta sa Madina sapagkat alam nila na mayroong propeta na lalabas sa lugar ng puno ng mga dalites o puno ng mga dates. Alam nila na doon lalabas yung sugo, yung huling sugo ni Allah. At yung tribo o yung lahi ng mga Hudyo, sila ay umaasa na lalabas sa kanilang lahi si Propeta Muhammad at hindi lalabas sa angkan ni Ismail o Propeta Ismail. Sapagkat yung mga Hudyo, karamihan sa kanila, sila po ay nagmula sa angkan ni Ishaq na anak ni Ibrahim alayhi salam. So sila po ay nabigo sapagkat ang huling propeta na lumabas ay nagmula sa angkan ni Ismail alayhi salam. Kaya mayroong Hudyo sa Madina sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam yung mga Hudyo na ito na nag-aayuno sa araw ng Ashura. At yung araw ng Ashura, para sa kaalaman po natin, mga kapatid, ito po ay ngayong darating na Biyernes, inshallah subhanahu wa ta'ala, ito po ang araw ng Ashura. Ashura, ngayong darating na Biyernes sa ika-28 ng July. Inshallah, ito po yung araw ng Ashura at inshallah, mga pag-fasting po tayo. At pag-uusapan din natin yung mga paraan ng pag-aayuno sa araw na ito. Tayib, nakita ni Propeta Muhammad SAW yung mga Hudyo na sila ay nag-aayuno sa Madina at tinanong niya. Nagulat siya, bakit nag-fasting yung mga Hudyo? Bakit nag-aayuno? Kanyang sinabi, ang sabi niya, mahada. Ang sabi ng mga Hudyo, qalu hada yawmu salih. Hada yawmun najjallahu bani Israel min aduihim. Fasamahu Musa. Faqal, faana ahaqu bi Musa minkum. Fasamahu wa amara bisiyamih. Ang sabi ni Propeta Muhammad SAW, ano yung ginagawa nyo? Bakit kayo nag-aayuno? Kayo mga Hudyo. Ang sabi ng mga Hudyo, ito ay mabuting araw. Yung araw ng Ashura. Yung ikasampung araw ng ng Muharram. Yung ikasampung araw ng Muharram. Ito ay mabuting araw, ika ng mga Hudyo. Sapagkat ito yung araw na iniligtas ni Allah subhanahu wa ta'ala ang angkan ni Israel sa kanilang kalaban na si Fir'aun. Niligtas ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na yan, nagtagumpay, nanaig yung mga Israel sa araw na yan sa kanilang kalaban, mula sa kanilang kalaban na si Fir'aun. Kaya ang ginawa ni Musa bilang pagpapasalamat kay Allah, siya ay nag-ayuno sa araw ng Muharram, sa araw ng Ashura. Sapagkat yung mga Hudyo sila ay nag-ayuno, at sinabi ni dahil sila iniligtas ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga Israelitas, nag-ayuno si Musa alayhi salam bilang pagpapasalamat. Mga kababayan, ang pag-aayuno na ginagawa ng mga Muslim sa Ramadan at hindi Ramadan, hindi po ito bagong aral ng relihiyon o hindi ito natuklasan lamang o haka-haka o ginawa ng mga Muslim. Bagos ito po ay gawain ng mga naunang propeta na kung saan ito ay kumbaga sinasang-ayuno ng mga Muslim at isinasabuhay ng mga Muslim hanggang sa panahon pangkasalukuyan, hanggang sa uling araw ang pag-aayuno. At ang pag-aayuno sa Islam, ito po ay may paraan. May paraan ang pag-aayuno sa Islam na kung saan bago sumikat ang araw, bago mabuang liwayway, sila po ay hihinto na sa pagkain at pag-inom at lalayo sa kanilang mga asawa, iiwasan nyo pakipagtalik sa kanilang mga asawa sa araw. At pagkalubog ng araw, maaaring silang kumain at maaaring uminom, maaaring lumapit sa kanilang mga asawa. May ibang pananampalataya, hindi alam yung paraan ng pag-aayuno. Ano po? Naalala ko dati, nung bata pa ako, inutusan kami na kami ay mag-ayuno, na bawal daw ika kumain ng mga laman o karne, sapagkat ito ay mahal na araw. Ito po ay taliwas naman sa kalagayan ng mga mahihirap na Kristiyano. Sapagkat kung ang Kristiyano ay mahirap, hindi po talaga makakain ng mga karne sa mahal na araw.
sapagkat walang kakayanan makabili. At ang iba naman, siguro mga nakarang buwan na lumipas, may isang Aprikano nag-ayuno ng gusto niyang gayahin si Jesus na mag-ayuno ng 40 days. Sapagkat sa Biblia, nakasaad ito ay nakasaad sa Biblia na siya ay nag-ayuno ng 40 araw. So dahil sa bilang pagmamahal kay Jesus at bilang paniniwala, pagsunod sa kanya, bilang huwaran, gusto niyang gayahin si Jesus. Siya ay nag-ayuno ng 40 araw at hindi niya nakompleto yung 40 araw, siya ay namatay. Bakit? Sapagkat hindi po siya kumakain kahit sa gabi. Hindi siya kumakain, walang pagkain, walang pag-inom. Kumbaga, gusto niyang gawing 40 days na straight na walang pagkain at pag-inom. Samantalang sa Islam, maliwanag po at malinaw ang kaparaanan ng pag-ayuno ng mga Muslim. Kaya mga kapatid, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito, nung nakita niya yung mga Hudyo na nag-aayuno sa Madina, ang sabi niya, ako ang higit na mas may karapatan kay Musa, kay Propeta Musa, kaysa sa inyo, kaysa sa mga Hudyo. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ako bilang propeta, siya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang higit na may karapatan kay Musa alaihi salam kaysa sa inyong mga Hudyo. Kaya inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga kasamahan na mag-ayuno sa araw ng Ashura at pinag-ayunuhan din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinag-ayunuhan din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang araw ng Ashura. Alam niyo po ba mga kapatid sa panahon ng mga jahiliya sa Makka, kapag araw ng Ashura, ito ay ayon kay Aisha radiyallahu anha, kanyang sinabi, in ahl jahiliya kanu yasumuna. Yung mga pagano, pinag-aayunuhan nila ang araw ng Ashura. Subhanallah, sa Islam po yung buong detalye mga kapatid, napakalinaw. Sa Islam, ang detalye po ay napakalinaw. Alam na alam, kumbaga nakasaad, nakalista, kung ano yung ginagawa ng mga jahiliya noong araw. Katulad halimbawa ng pag-aayuno na ito. At ang iba sa kanila, dinagamitan po nila, binibihisan nila yung Kaaba, sapagkat sila ay masaya sa araw na ito, sa araw ng Ashura. Taib, ang pag-aayuno mga kapatid, ito ay kabilang sa pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung kaya mong mag-ayuno sa ng maraming araw ngayong buwan ng Muharram, mula pumasok yung buwan ng Muharram hanggang matapos ito, paramihin mo yung pag-aayuno, napaka-inam po na gawain niyan. Sapagkat nabanggit sa hadith, malinaw na ang pinakamainam na fasting na pag-aayuno pagkatapos ng buwan ng Ramadan, ngayong buwan ng Muharram. At mga kapatid, ito po ay mayroong paraan. Ha? May paraan po yung pag-aayuno nito. Una, ikaw ay mag-ayuno ng 3 araw kung kaya mong mag-ayuno. Tayib, pag-ayunuan mo yung 3 araw, yung ika-9, ika-10, at ika-11 ng Muharram. Yan po yung unang paraan niya. Kung kaya mo yan, mashallah, napaka-inam po at napakagandang gawain yan. At kung hindi mo naman kaya, maaari kang mag-ayuno ng ika-9 at ika-10. Ika-9 ng Muharram at ika-10. Tayib, kung hindi mo kaya, mag-ayuno ka ng o di kaya mag-ayuno ka ng 10 ng Muharram at ika-11 ng Muharram. At kung hindi mo rin kaya, mag-ayuno ka lamang sa isang araw, sa ika-10 araw ng Muharram. Lahat po yan ay maaaring gawin ng isang Muslim. Ano po? Maaaring gawin ng isang Muslim. Utos po ni Propeta Muhammad SAW na pag-ayunuan natin yung araw na ito. Pero yung utos na yan, hindi po siya hantong sa daraja o sa baitang, sa level na yung pag-aayuno sa araw ng Ashura is obligado. Ngunit ito po ay mainam, kaya ito ay ipinag-utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat yan yung araw na dakila, araw na mabuti, niligtas ni Allah yung mga Israelitas. Kaya pinag-aayunuhan ito ni Propeta Musa, Propeta Moises alaihi salam. So yung ibang pananampalataya mga kapatid, hindi po nila alam kung kailan niligtas ni Allah si Propeta Musa alayhi salam at yung kanyang mga kasamahan, yung mga Israelitas. Sapagkat hindi malinaw sa kanilang pananampalataya kung anong araw siya niligtas
ang ngunit ang alam nila, siya po ay niligtas sapagkat nakasaad ang kasaysayan ni Musa alayhis salam sa lumang tipan. Tayib, ang kainaman ng pag-aayuno sa buwan ng Ashura. Ayon kay Ibn Abbas radiyallahu anhu, qal, ma ra'aytu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yataharra siyama yawma faddalahu ala ghayrihi illa hadha al-yawm yawma Ashura wa hadha ash-shahr ya'ni shahru shahr Ramadan. Yataharra yaqsid sawmahu litahsil tawabahu wa raghbatihi. Ang sabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, walang araw na si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na pinag-ayunuhan niya, kumbaga siya ay naghangad ng maraming gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos ng Ramadan, liban sa araw na ito, sa araw ng Ashura. Kumbaga, pagkatapos ng buwan ng Ramadan, yung ibang buwan na si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na siya ay naging matyaga, naging masigasig sa pag-aayuno, at pinarami niya yung kanyang panalangin at umaasa ng gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan na ito. Sa buwan ng Muharram at sa araw ng Ashura. At ito naman yung gantimpala, mga kapatid. Yung gantimpala ng pag-aayuno sa araw ng Ashura. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siyam Ashura, inni ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sana allati qablah. Tayib, ako ay umaasa, anya, hinahangad ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na papatawarin ni Allah yung isang taon na lumipas. Kumbaga yung lumipas na nakaraang taon, hinihiling ko kay Allah na patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kasalanan. Kumbaga papatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kasalanan mo, ang kasalanan ng mga Muslim na mag-aayun sa araw na ito. Ngunit may condition po, mga kapatid, upang makamit yung kapatawaran ni Allah sa araw na yan, kailangan isang Muslim ay nagsasala. Ano po? Nagsasala. Dahil wala pong saysay ang pag-aayuno ng isang Muslim kahit sa Ramadan, mag-ayuno siya ng buong Ramadan at hindi siya nagsasala, wala pong saysay yung kanyang pag-aayuno. Sapagkat ang Islam, inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala mag-hajj ang isang tao, inutusan ni Allah mag-ayuno ang isang tao, inutusan ni Allah magbigay ng zakat ang isang tao pagkatapos ng sala. So kapag hindi ka nagsasala, ibig sabihin, hindi ka Muslim. Hindi sa'yo obligado mag-ayuno, hindi sa'yo obligado mag-hajj, ni hindi sa'yo obligado magbigay ng zakah. Kaya, hindi rin papatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa iyo ang iyong mga kasalanan kapag ikaw ay hindi nagsasala. At nabanggit sa banal na Quran, yung mga nagbalik loob kay Allah at gumawa ng mabuti at akamus salam. Sabi ni Allah, itinayo ang kanilang pagdarasal, itinayo nila ang pagdarasal, papatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga kasalanan. Wahada min fadlillahi alayna, ito ay kabilang sa mga kabutihan ni Allah sa kabilang sa mga kabutihan sa atin ni Allah, ang binigyan niya tayo ng mga mararangal na araw na ito. Binigyan niya tayo ng buwan ng Ramadan, yung nakaraan, araw ng Hajj, tapos may araw ng Arafah, yung pag-aayuno sa araw na yon na napakalaki ng gantimpala ng isang tao. At ngayon naman, pagkatapos ng lumipas na mga buwan, may susunod na buwan. Ito yung buwan ng Muharram. Ito ay pagkakataon para sa atin, mga kapatid, na tayo ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Binibigyan tayo ni Allah ng pagkakataon na magbalik loob sa Kanya. At sa mga kababayan, sa mga kapatiran, kapag tayo po ay nakakita ng mga taong makasalanan, mga pagmalabis, o yung mga taong ligaw, huwag po natin silang huhusgahan, huwag po natin mamaliitin ang kanilang pagkatao. Ipanalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa gabayan sila, lagi natin silang paalalahanan, sapagkat ang tao hanggat humihinga ang isang tao, may pag-asa po siyang magbagong buhay. May pag-asa siya magbagong buhay. Ang mga sahaba, ang mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, ang mga kasamahan niya, sila po ay nalulong sa paggawa ng sari-saring kasalanan. Ang iba sa kanila, buong buhay niya, gumawa na ng pagpatay. Ano? Puro pagpatay ang kanyang buhay. Panloko, pandaraya, pagkain ng interest, yung riba, paninirang puri, sugal, babae, at yung jahiliya. Alam natin, kapag ang mga tao, yung mga mag-asawa, biniyaan ng anak, kapag lalaki ang kanilang anak, sila ay tuwang-tuwa. Masaya sila, proud sila sa kanilang tribo. Nilalabas sila yung kanilang anak. Pinagmamalaki, may anak ako, si Fulan. Kaya tinatawag niya ng kanyang sarili, Abu Abdullah, Abu Abdurrahman. Kumbaga,
Ako na ngayon ay ang ama ni Fulan, dahil meron siyang anak na lalaki. Pero kapag babae ang kanilang anak, nililibing nila ng buhay. Ganyan yung gawain ng mga jahiliya. Sila, yung mga sahaba, marami sa kanila lulong sa paggawa ng kasalanan, nalunod sa paggawa ng kasalanan, sa pagsuway kay Allah. Ngunit nagbalik loob kay Allah at sila pinatawad ni Allah. Kaya mga kapatid, kapag tayo po ay nakakita ng taong ligaw, ipagdua mo sila kay Allah, nagabayan sila. At kapag pagtatawanan mo sila, insultuin mo sila, mamalitin mo sila, baka bumaliktad yung kalagayan. Sila yung gabay ni Allah at ikaw naman yung maligaw. Ang hikma mga kapatid kung bakit tayo nag-aayuno, kumbaga nag-aayuno tayo bago yung ika-10 ng Ashura, halimbawa yung Tasu'a na tinatawag, ito yung ika-9 ng Muharram, o di kaya pag-aayuno mo yung 3 araw ng sabay-sabay, o di kaya pag-aayuno mo yung 10 at 11, wala pong kaso ron. Ngunit bakit natin ginagawa yung bilang salungat sa paniniwala ng mga Hudyo. Ngunit mga kapatid, may mga ulama na nagsasabi na ang sunna gawin ng isang Muslim is yung mag-ayuno po siya ng ika-9 at ika-10 lamang. At yung 10 at 11, hindi na po ito sunna. Ito yung paniniwala ng ibang mga scholars sa pananampalatayang Islam. Ngunit kung pag-ayunuhan mo ng isang araw, pag-ayunuhan mo ng isang araw, ang araw ng Muharram, wala pong kaso yun. Tandaan natin, wala pong kaso yun. Ang mahalaga, ikaw po ay nag-ayuno at nakuha mo ang malaking gatimpala kay Allah, yung nakaraang taong kasalanan at ay papatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, ang tinutukoy na kasalanan sa hadith na yan is yung mga minor, yung mga maliit na kasalanan lamang. Hindi yung mga malaking kasalanan. Maliwanag po, mga sisters, yung kasalanan na papatawaran sa atin ni Allah. Tayyib, alhamdulillah. So yung mga malaking kasalanan, paano papatawaran ni Allah? Yung mga malaking kasalanan, tulad halimbawa, yung pagpatay, yung pagnanakaw, yung pagsugal, yung pagkain ng interes, yung riba. Ustad, nakamute po kayo. Tayyib, malish. Alaykum salam. Malish. So ang tanong, paano papatawarin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga malaking kasalanan? Diba sa hadith na yan, nabanggit na ang papatawarin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala yung nakaraang taong kasalanan. So, ilang araw po yun? Yung 12 buwan na nagawa mong kasalanan, papatawarin sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala lahat yun kapag ikaw ay mag-aayuno sa araw na ito. Ang tanong, lahat ng kasalanan ba papatawarin ni Allah? Halimbawa nito, yung bid'ah, yung nagturo ka ng mali sa tao kasi nakakatakot mga kapatid, yung magbibigay ka ng fatwa, magbibigay ka ng maling aral na hindi naman itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Partikular mga kapatid sa mga nuno, yung mga kababayan natin taga Mindanao, sila po ay may mga paniniwala na kapag tinuro ng kanilang mga ng mga magulang, lolo, ninuno, ito ay tama na para sa kanila. Hindi po. Karamihan sa turo ng mga ninuno natin, sinasabi sa banal na Quran, yan po ay wala sa Quran at sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagkus ang karamihan dyan ay bid'ah. So, kapag ang tao ay gumawa ng bid'ah o nagturo ng mga mali at kumalat yung kanyang turo na mali, nakakatakot po yan, maraming kasalanan po yan. Yung zina, yung chismis, mga kapatid, yung paninirang puri, yung panlilibak, kabilang po yan sa mga malalaking kasalanan. Kapag ikaw ay mag-aayuno sa araw na ito, hindi po kasama yung mga malalaking kasalanan. Dalawa pong uri ang kasalanan, maliit at malaki. Yung mga maliliit na kasalanan, papatawarin niya ni Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. Halimbawa na ito, yung nakapagsalita ka na hindi mo sinasadya, o nakakita ka ng haram, nakakinig ka ng haram, na hindi mo naman sinasadya, nakakain ka ng haram, nakainom ng haram, na hindi mo naman alam, ano po, inshallah, papatawarin niya ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga maliliit na kasalanan. At yung mga malaking kasalanan, papatawarin niya ni Allah kapag ikaw ay nagbalik loob ng tapat kay Allah. Tapat na pagbabalik loob. Iniyak mo yung kasalanan na gawa mo, pinagsisihan mo, at ito po ay may mga kondisyon. Yung pagbabalik loob kay Allah upang patawarin ang ating mga kasalanan, ito po ay may mga kondisyon. Una po, yung pag-iwan sa kasalanan. Halimbawa yung tao, laging nanonood ng haram, nakikinig ng haram, kapag siya ay nagtawba, dapat iwan niya na yan. Ano po? Yung pagkain ng mga interes, riba, yung pagsusugal, yung pagdanakaw, kapag siya ay magbabalik loob kay Allah, kailangan iwan niya na yan at hindi niya nababalikan yan. Yan yung una, yung pag-iwan.
Pangalawa, yung pagsisisi. Yung iiyak mo kay Allah ang mga nagawa mong kasalanan. Una, pag-iwan. Pangalawa, pagsisisi. Kapag naalala yung mga kasalanan mo, nahiiyak ka kay Allah, umiiyak ka at hindi mo kinukwento. May mga tao, mga kapatid, ipinagmamalaki nila yung kanilang kasalanan. Ito ay kabilang sa mga malaking kasalanan at hindi papatawar ni Allah. Ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad SAW, kullu ummati mu'afa, ang lahat ng aking mga tagasunod, ika ay papatawar ni Allah. Maliban sa mga mujahirun, sila yung mga taong gumagawa ng hayag na kasalanan. Kapag sila ay nagsusugal, niyayain nila yung mga tao. Proud sa kanilang ginawa. At kabilang sa mga mujahara, yung gumawa siya ng kasalanan kagabi, walang nakakita sa kanya, pinagtakpan siya ni Allah, ngunit kinaumagahan, pinagmamalaki niya sa mga tao. Alam niyo ba kagawi, ginawa ko to. Nakakita ko niyan, uminom ako, ginawa ko to. Kumbaga, pinagtakpan siya ni Allah, walang nakakita sa kanya, ngunit ipinapahiya niya naman ang kanyang sarili sa madla. Yan po ay kabilang sa mga mujahara na hindi papatawar ni Allah. At yung pangatlo, yung al-azam, ikaw ay maninindigan na kailanman na hindi mo na babalikan pa yung nagawa mong kasalanan. Una, iwan. Iniwan mo na, tapos na, alhamdulillah. Pangalawa, ang pagsisisi. Pangatlo, yung azam. Ikaw ay manindigan. Ikaw ay may pangangatawanan mo na hindi mo na babalikan yung nagawa mong kasalanan. At yung pang-apat, kapag ikaw naman ay nakagawa ng kasalanan sa ibang tao. Paano ito? Halimbawa, nagnakaw ka, kailangan ibalik mo yung ninakaw mo. Balik mo. Meron kang kinuha sa isang tao, ibalik mo kasi karapatan niya yan. Ang karapatan ni Allah, papatawarin niya. Ang karapatan ng tao, hindi ka papatawarin ni Allah, maliban na lamang ibalik mo sa kanila. Nakapatay ka, kailangan humingi ka ng paumanhin sa mga tao na yan. O kaya bayaran mo yung tinatawag na fidya, yung blood money. Hindi mo kailangan pwedeng takasan yan. Kung kapag ikaw ay tunay na nagtawba, kapag ikaw ay nakasira ng puri ng iba, mga kapatid, yung panlilibak, yung chismis, ano po, napakalaking kasalanan yan na minamalit lamang ng iba. Hindi ba si Propeta Muhammad SAW siya ay dumaan sa dalawang puntod. Ang kanyang sinabi, innahuma yu'adziban. Yung dalawang tao na nasa puntod na yan, pinaparusahan. At napakatindi ng parusas sa libingan ng dalawang tao na yan. Wama yu'adziban bikabir. Ang tingin ng ibang tao, kung bakit pinaparusahan yung dalawa na nandyan sa puntod, maliit lamang yung kanilang ginagawa na kasalanan. Normal lamang. Kumbaga, hindi naman mabigat na kasalanan, ni hindi naman malaki kasalanan. Una rito, yung isang puntod, ano yung ginagawa niya? Kapag siya'y umiihi, hindi siya nag-iingat. Natatalsikan yung kanyang damit, ano po, at hindi siya naghuhugas. Kumbaga, najis, madumi kasi yung ihi eh. Kapag ikaw'y umihi sa Islam, mga kapatid, sa mga hindi Muslim, na nanonood, ang isang Muslim po kapag siya umiihi, iniingatan niya na matalsikan ang kanyang damit ng ihi. At pagkatapos niyang umihi, lalaki o babae, siya po ay naguhugas. So yun yung unang dahilan kung bakit pinaparusahan ang isang tao sa libingan yung hindi nag-iingat na matalsikan ang kanyang damit ng ihi. Kumbaga bara-bara lamang. Yung pangalawa, yung taong chismoso, chismosa. Yung harap-harapan, ito, ganito ganyan, si brother, ganito ganyan, si sister, ganito ganyan, chismis. Napakalaki ng kasalanan. Yun yung dahilan kung bakit pinaparusahan yung tao na yon, yung dalawa na yon. Kaya ang ginawa ni Propeta Muhammad SAW, kumuha po siya ng dalawang sanga na hindi tuyo. Ano po, sanga na kapuputol lamang, tapos nilagay niya sa dalawang puntod na yon at kanyang sinabi, inshallah, bago matuyo yung puntod na yan, ay yung sanga na yan, gagaan yung parusa nila. Yun yung dahilan. Pero yung gawain na ito ay special lamang kay Propeta Muhammad SAW. Hindi natin pwedeng gawin yun. Yung kukuha tayo ng sanga na sa puno, tapos ilalagay natin, sasabihin natin hanggat hindi natutuyo yung sanga na yan, gagaan yung parusa ng nasa puntod. Hindi po. Ito ay special lamang kay Propeta Muhammad SAW. Sapagkat may mga gawain si Propeta Muhammad SAW na para lamang sa kanya, na hindi maaring gawin ng isang Muslim, special lamang para sa kanya. Ang halimbawa nito, yung pagsasala ng Qiyamul Layl, yung pagsasala ng tahajjud, gabi-gabi, ito ay obligado kay Propeta Muhammad SAW. Wa minal layli fatahajjad bihi. Ito ay utos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qumil layla illa qalila. Utos ni Allah kay Propeta Muhammad SAW ang magsala ng tahajjud. At gayon din, isa sa mga gawain ni Propeta Muhammad SAW na para lamang sa kanya, yung pag-aayuno na wisal.
Kapag nag-aayuno si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minsan po siya ay ipinagpapatuloy niya kanyang pag-aayuno hanggang gabi. Hanggang gabi. Hindi ba tayo kapag tayo nag-aayuno, kapag lubog ng araw, nag-break na tayo? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minsan ipinagpapatuloy niya kanyang pag-aayuno. Ngunit sinasabi niya, ako ay pinapakain at pinapainom ni Allah sa kanyang kaparaanan. Na hindi natin ito maaaring gayahin. At kabila rin sa mga gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na special lamang sa kanya, yung pag-aasawa ng higit sa apat. Nang sabay-sabay, ano po? Nang sabay-sabay. Ang isang Muslim, maaari po siya mag-ayuno ng apat, nang sabay-sabay, ngunit hanggang doon lamang, hindi apat. Kapag namatay yung isa, maaari ka mag-asawa hanggat mabuo yung apat. Pero si Propeta Muhammad SAW, siya po ay nakapag-asawa ng higit sa apat, ito ay special lamang para sa kanya. Maliwanag po mga kapatid. At inshallah subhanahu wa ta'ala, nalaman natin yung kondisyon ng tauba para patawarin ang ating mga kasalanan. At papatawarin lamang ni Allah ang mga malaking kasalanan tulad ng ating nabanggit. Yung ating nabanggit, yung pag-iwan sa kasalanan, maninindigan ka na hindi mo nababalikan yung nagawa mong kasalanan, at yung pagsisisi sa nagawang kasalanan, at yung pang-apat, kapag ikaw ay nakasira ng puri, siniraan mo si Falan, ipinahiya mo si Falan, chinismis mo si Falan, dapat ka mag-sorry sa kanya. Maliwanag, pag-sorry ka, humingi ka ng paumanhin. Kapag ikaw ay nahihiyang humingi ng paumanhin sa tao na siniraan mo, kasi kung sasabihin mo sa kanya, baka mag-away kayo, o kaya gaganti siya, ang gagawin mo, ihingi mo siya ng kapatawaran kay Allah. Ya Allah, patawarin mo si Fulana, patawarin mo si Fulana. Ganito. Ganun po yung gagawin natin. Ihingi natin sila ng kapatawaran. Kapag nakuha natin sila ng pera at wala na, yung tao na yun, hindi natin alam kung nasaan siya, may utang tayo sa kanya, ang gawin natin sa ating nakuha, ibabalik natin sa kanyang kamag-anak. Ibabalik natin sa kanyang kamag-anak, sa kanyang asawa o sa kanyang mga anak. Kapag hindi mo kilala yung kanyang kamag-anak, o hindi mo kilala yung kayamanan na kinuha mo sa kanya, is ipamimigay mo sa mga tao. At yung reward na yon ay para sa kanya, hindi sa'yo. Dahil ibinalik mo lamang yung karapatan ng brother o ng sister. So hanggang dito na lamang, nawa tayo po ay nakakuha ng aral sa ating tinlakay. Ngayong ito ay patungkol sa buwan ng o sa araw ng Ashura. Ito ay araw na kung saan niligtas ni Allah ang angkan ni Israel. At si Propeta Musa, siya ay nag-ayuno bilang pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yun lamang po. May mga katanungan po ba? Alhamdulillah, Ustaz. MashaAllah. Tabarakallah. Napakaganda po ng topic ng ating budihing, Ustaz. Alhamdulillah. At nadagdagan na naman ang ating kalaman at tukos sa ating reliyong Islam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan ya Ustaz Hamza Duran sa pagbahagi po ng iyong kaalaman at marami pong salamat sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon. Naway ganitin pala po tayong lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kabutihan dito sa dunya at maging sa akhira. At tanggapin nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga mabubuting gawa at pag-aaninawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat sa atin. At naway ganitin pala tayo ng Allah ng karunungan at dagdaga ng ating kaalaman upang mapakinabangan natin ito sa araw ng pag-alahumakit. So, kung kayo po ay may katanungan, ay mag-raise lang po kayo ng hand or mag-unmute po, insha'Allah. Shukran, jazakallahu khairan, Ustaz. Meron po parang katanungan dito, Ustaz, sa may comment section. Tayyip, ano po yung katanungan? Assalamualaikum po, Ustaz. Ano po ang babanggitin natin niya pag po tayo ay mag-fasting bukas? Ang niya po, ano ibig sabihin ng niya? Ang ibig sabihin ng niya, sa luga, ito yung intention. So kapag may intention ka, hindi mo na kailangan bigkasin ang iyong layunin. Nasa puso mo na lamang, sapat na yon. Sapagkat alam ni Allah ang ating mga nasa puso. Hindi na kailangan, halimbawa, asum gadan, lillahi subhanahu wa ta'ala, yawma ashura, yung iba naman sa sala, salaytu, salli lillah, arba rakaat, wala pong ganun. Yung mga ganun po ay bid'a. So hindi po kailangan ng niya. Ang alam ni Allah niya, mag-aayuno ka bukas, sa araw ng Ashura, sapat na po yon. Wallahu alam. Kaya nga tinawag na niya. Saan yung niya? Saan yung lugar ng niya? Sa ating puso. Ang ating mga puso, ito ba ay nagsasalita? Ito ba ay bumibigkas ng kataga? Hindi po, hindi ba? Ang ating niya, nasa ating puso. So, intention. Sapat na po yung intention. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.
Yes po, P.O. Ibrahim, palata sa dali, mag-unmute po kayo. Maya, meron din tanong sa inbox mo galing sa isang sister. Ustaz, salamu alaikum. Walaikum salam. Hindi ko alam kung out of the topic to, pero gusto ko lang pong talangin about po sa pagsubok. Meron po kasing nagsasabi na pagbilikan ka daw po ng maraming pagsubok, ito daw po ay parusa. At meron din pong nagsasabi na pag sinapagbilikan ka ng pagsubok ng Allah, ito daw po ay biyaya. Una mga kapatid, sige po. Jazakallahu khairan jazak. Una, yung pagbigkas ng niya, balikan natin, ito po ay nasa puso lamang, hindi na kailangan ng niya. Maliban na lamang sa isang gawain, ito po yung sa araw ng Hajj. Kapag ikaw ay mag-Hajj, bagitin mo yung iyong niya. Yung pagsabi ng labbaik Allahumma labbaik, di ba? So sinasabi yung niyat natin doon, maliban sa Hajj. So, except at sa lahat ng gawain, hindi na po binibigkas ang niya sa sala, sa adhan, sa pagbibigay ng zaka, pag-aayuno, hindi na po kailangan bigkasin yung niya. Maliban lamang sa Hajj, doon lamang binibigkas ang niya. Ito yung pagsabi ng labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak, labbaik umratan, labbaik hajjan mutamatti'an. Yung ganun, sa Hajj wala pong kaso na banggitin ang niya. Maliban doon, ang mga pagsamba na binibigkas ang niya, ito po ay bid'a na. Wallahu alam. So ang katanungan ng isang sister, ang mga pagsubok daw ba ika ito ay parusa? Ang iba naman ito ay biyaya. Mga kapatid, malalaman mo na ang pagsubok ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay parusa sa isang tao kapag yung tao na yan ay malayo sa Islam. Ano? Kapag yung tao malayo sa Islam, ibig sabihin gumagawa siya ng kasalanan, lihim na kasalanan ng tanging nakakaalam kay Allah, dito pa lamang sa mundo paparusahan siya ni Allah. O di kaya yung tao hindi sumusunod kay Allah, paparusahan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maraming ganyan tao. At yung pinakamalaking parusa, ang pinakamalaking parusa na natamo ng isang tao, yung alam niya yung katotohanan, alam niya yung Islam, ngunit ipinagkakait sa kanya ito. Yung sarado na kanya yung puso, yung tinatawag na al-qalbul qasi, yung napakatigas ng puso. Papayuhan mo, paalalahanan mo, walang, hindi lumalabot ang kanyang puso. Nasa, halimbawa, nasa Makkah na siya mismo, doon siya nakatira. Naririg niya yung adan, pero hindi nagsasala. Nakikita niya yung patay, pero hindi siya nakaramdam ng takot na balang araw siya isusunod sa mga taong namatay. Siya yung susunod na ililibing. Yung ganyang uri ng kalagayan, sister, kapag ganyan yung katayuan ng isang tao, parusa yung kanyang nararamdaman. Halimbawa, yung bagsak negosyo, o di kaya na nalugi yung kanyang mga eto nga yung kanyang negosyo, yung nasunog yung kanyang mga pananim, pines yung kanyang mga pananim, namatay yung ganito ganyan, mahal sa buhay, nasaktan siya, nagkasakit siya. Kapag malayo siya sa Islam, yan ay parusa. Kapag gumagawa siya ng kasalanan. Ano po? Pero kung ang tao ay sumusunod pa, tapos may mga pagsubok siya, may kita mo, halimbawa niyan, nawalan siya ng bahay, nawala ng mahal sa buhay, pero tuloy-tuloy yung pagsasala niya. Yung mga pagsubok na dumarating sa kanya, nakangiti lamang siya. Kasi alam niya, yan ay mula kay Allah. Itinakda ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi siya nagsalita, bakit ganito ganyan? Lagi na lang ganito. Hindi siya nagre-reklamo, yun ay biyaya para sa kanya. Sinusubukan siya dito ni Allah upang iangat ang kanyang antas sa paraiso. Sapagkat sinasabi sa hadith, kung sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinusubukan ng isang tao, ano po, depende sa kanyang iman, depende sa kanyang pananampalataya. At sinasabi rin sa banal na Quran, ang sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahasiban nasu an yutraku ay yakulu amanna wahum la yuftanun, inaakala ba ng mga tao, lahat ng tao, na nilikha na lamang namin si Allah? Ahasiban nasu an yutraku, kumbaga, ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun, inaakala ba ng mga tao, anya, na ang sasabihin na lamang ng mga tao, sapat na nasabihin na lamang ng tao na kami ay magsasabi ng La ilaha illallah. Kami ay mga Muslim. Sapat na ba ito? At hindi namin sila susubukan? Ang sabi ni Allah, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, tunay na sinubukan namin yung mga nauna sa kanila. Yung mga nauna sa atin, sila po ay sinubukan ni Allah. فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ كَذَبُوا, فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا لَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Nakilala ni Allah, nalaman ni Allah, yung mga taong tapat at mga taong sinungaling,
Kailan niya ito nakilala? Sa mga pagsubok. So yung tao, kapag nananatili siyang matatag, matibay sa kanyang mga pagsubok, yan po ay biyaya sa kanya ni Allah, dahilan upang siya patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala at iangat ang kanyang antas sa kabilang buhay. Halimbawa, yung malusog ang kanyang pangatawan, tapos biglang nagkasakit, biglang nangayayat, na-hospital, nalugi sa negosyo, nawala yung mga mahal sa buhay, tapos nananatili siyang matatag, masaya sa mga nangyayari, yan ay tanda na yung mga pagsubok sa kanya is inaangat ang kanyang gating, ang kanyang antas sa kabilang buhay. Ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, kahanga-hanga sa katayuan, sa kalagayan ng isang sumasampalataya, in amrahu kullahu lahu khair, na ang lahat ng bagay para sa kanya ay mabuti. In asabatu sarra sabara shakara fa kana khairan la. Kapag dumating sa kanya yung mabuting bagay, yung mabuting balita, yung mga magandang pangyayari dumating sa kanya, siya ay magpapasalamat at yung dumating na yan ay mabuti para sa kanya. Wa in asabatu darra, at kapag dumating naman sa kanya yung mga masamang balita, yung mga masamang pagsubok, yung mga suliranin, siya ay magtitiis at ito ay mabuti para sa kanya. Walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Yung mga may ganitong katangian, ito ay hindi na ito tinataglay ng iba maliban na lang sa mga sumasampalataya, sa mga mu'min. Allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meron po gusto mag-shahada. Meron po, Ustaz, gusto mag-shahada. Gusto po magbalik Islam. So, pinag-shahada po dito para mashallah, mashallah. Takbir! Allahu Akbar, Allahu Akbar. Welcome po, Sister. Mag-unmute po kayo, Sister Angelo Velasco. Mashallah, mashallah. Nasaan ko bar po siya, Ustad? Okay. Nasaan po siya? Nandito siya na ngayon? Si, opo, pinakit ko po siya, Ustad. Si Sister Angelo Velasco, ayan na po siya. Mashallah. Mabiyayang araw, alhamdulillah, alhamdulillah. Salallahu al-Qabul, wa tawfiq, biyayaan na tayo niya lang ikhlas. Hello po, Sister? Sister Angelo Velasco, yes po, magsalita po kayo, Sister. Masyada po kayo, Pastas. Isasali ko po siya sa GEC po namin para maturuan ko, inshallah, biyad nila. Masyada. Hello, Sister? Hindi po siya marinig po. Naka-unmute siya. Pero hindi siya nagsasalita. Yes po, magsalita po kayo, Sister. Papakain mo muna siya, then papalitin mo kasi ganyan yung nangyayari. Pagka naka-unmute naman, tarzi pa rin rin eh. Papakain mo din, ayun lang siya, kaya't ko siya ulit. Pwedeng pahingi ng link nyo ng mga sisters na ano para yung mga nag-shahada rin sa akin ng mga sisters sa online o yung mga bagong balik Islam na kilala ko is isama ko sa group nyo, inshallah. Sige, Ustaz, para maturuan. Send ko po sa inyo. Mariam, isama mo sa ano, sa New Muslima? Tuturo po kami, Ustaz, na wudu. Salah. Jazakumullahu khairan jazah. Mashallah. Oyak. Alhamdulillah, kahit matindi yung Mariam, fitna. So, Mariam, sabi natin sa natin sa umakyat ulit. Yes po, hanggang. So, meron pong katanungan si Sis Hajara Mahati. Palatatadali, naka-raise po siya ng hand. Sige po, Sister. Alam niyo po kayo, Sister Hajara. Alam po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yung katanungan ko lang po, medyo out of topic po about sa pagsasala po. Sige po. Halimbawa po, yung yung mga suna na rawatib po sa mga sala, maari po ba siyang i-perform na wala na sa wakto? For example po, salatul maghrib, tapos may suna na rawatib na dalawang rakka, maari mo po ba siyang i-perform pag nag-time na for Isha prayer po? Pwede po, pwede pong ikada. Lalo na yung Salatul Fajr, yung sunnah ng Salatul Fajr, kapag malate ka, maaari nyo pong gawin yun. Wala pong kaso doon. Pagkatapos po ng Fajr po. Apo.
inshallah subhanahu wa ta'ala, yung mga ganyang katanungan, pagsasaliksik ng kaalaman, ay ano po yung tanda na matyaga at masipag ang isang tao sa mga sa sunnah rawatib. Sapagkat ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang magsala ng 12 fil yawmin wa layla, banallahu lahu baytan fil jannah. Yung 12 raka sa isang araw, sa ibang riwaya naman, magsala ng 10 raka sa isang araw at gabi, ay tatayuan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng bahay sa paraiso. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan po, ya Sheikh. Ustad, assalamu alaikum. Clarification lang po. Ustad, kahit ano siya, kahit halimbawa sa duhur, kung nakagising ka ng alauna, tapos tapos na yung adan ng duhur, pwede pa mag-perform ng sunnah na rawatib, ba? Pwede pa kasi, hindi pa naman pumapasok yung ano, yung susunod na sala. Pero kung ano na, halimbawa, natulog ah. Na po yan eh. May nagtanong po, sabi hindi na daw. Pwede pa, pwede. Ah, masyala. Sige po, syukran, Ustad. Syukran po. Pero yung iba kasi, sinasabi nila, kapag yung sunna, hindi na po siya itinatayo. Maliban na lamang sa, ano, sa sunna ng Salatul Fajr. Yun yung ano ng ibang ulama. Pero yung iba naman ay walang kaso. Halimbawa, yung Salatul Dhuhr is pwede pong ano yan, bayaran yan. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya po ay kumbaga fatathu antuk ang naiwan, hindi niya naiwan, hindi niya naisagawa yung sunna ng Salatul Dhuhr, yung Ratibatul Dhuhr. Tapos ginawa niya ito pagkatapos. Kumbaga binayaran ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung naiwan na sala na ratiba, yung Salatul Dhuhr. Halimbawa nito mga kapatid, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya nasala yung ayon, ito ay naiulat ni Abu Hurairah, hindi niya naisala yung sunna ng Salatul Fajr at isinagawa ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkat yung may araw na. Ano po? Yung may araw na. At yung ba'da dhuhr naman, hindi niya ito nagawa, ginawa ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos ng Salatul Asar dahil binayaran niya at kumbaga matyaga at masipag si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isagawa yung mga rawatib. Alhamdulillah. Andito na yung shahada? Alhamdulillah, Ustaz. Yes, Ustaz. Andito na po siya, makin po siya ulit. Hello po. Sister Angelo Velasco, mag-unmute po kayo. Assalamualaikum. Hello po. Wa alaikum salam. Mashallah. Welcome po sa Islam, sister. Sister, buo po ba yung loob ninyo na kayo ay mag-Muslim? Opo. Ano, maaari nyo bang sabihin kung ano yung dahilan na gusto nyo nang yakapin ang Islam? Nung bago pa lang po ako sa Saudi, matagal po na po yung sinabi sa madam ko na gusto ko pong mag-Muslim kasi dumating yung corona tapos hindi nila naasikaso until now. Ah, alhamdulillah. Magbalik. Alhamdulillah. So, ang gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala ay iniloob niya sa inyo. Isipin niyo, matagal niya na gusto mag-Muslim pero may humahadlang, hindi niyo alam yung tamang paraan at sa online, sa kaparaanan ng pag-aaral ng online at yung mga sisters na matsatsaga na nagtuturo, nagpapalaganap ng Islam kahit sa online, is kumbaga sila yung naging daan upang iparating sa inyo ni Allah kung ano yung tunay na mensahe. At alhamdulillah, ngayon, inshallah, buo na yung loob ninyo at hindi natin papatagalin yan. Sister, ilang taon na po kayo sa Saudi Arabia? Pwede pong malaman natin? Mag-apat na taon po ngayong December. Ila, mag-apat taon. Dave, inshallah po, sister, hindi natin papatagalin yan kasi may mga bagay po na minamadali sa Islam na hindi ipinagpapaliban. Una rito, yan, yung pagmumuslim. Kaya minamadali yan dahil hindi natin alam kung kailan tayo darating na kamatayan. Maaring mamaya o bukas tayo darating na kamatayan. Kaya kung mayroong gusto mag-muslim, madaliin kagad. Pangalawa, yung minamadali, yung pagdarasal. Kapag oras ng sala, kailangan isalak agad yung pagdarasal. Pangatlo, yung pag namatay, kailangan ilibing ka agad. Pang-apat, kapag yung may bisita tayo, kailangan, ano yun natin, la ilaha illallah, paglingkuran ka agad yung bisita natin, yung nagmula sa malayong lugar, tapos ikaw, nakatambay ka lang, hindi mo pinagisilbihan, kailangan, kapag may bisita, sa batas ng Islam, pagsilbihin mo kagad. Kasi pagod yan, nakaramdam ng gutom o uhaw, kaya paglingkuran ka agad yung bisita.
So kabilang rin sa mga minamadali is yung pag-aasawa sa Islam. Kung kaya mo mag-asawa, kailangan mag-asawa ka na kagad. At kabilang sa mga minamadali sa Islam is yung pagbabalik loob kay Allah, yung pagtatawba. Kapag nakagawa ng kasalanan, kailangan magbalik loob ka kagad kay Allah. At kabilang sa mga minamadali sa Islam is yung pagbayad ng utang. Kaya kayo mga sister dyan ha, kung mayroon kayong utang sa bawat isa, magbayaran na kayo ng utang. Pero hindi po, biro lamang. Sister, sundan niyo po ako, inshallah. Ang sasabihin ko? Okay? Sabihin niyo po, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah wa ashhadu anna Isa ibnu Maryam Rasul Allah. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah. At sumasaksi rin ako na si Muhammad ay huling sugo ni Allah. At sumasaksi rin ako na si Jesus anak ni Maria ay sugo ni Allah. Welcome sa Islam, sister. Ngayong araw po kayo ay isang ganap na Muslim. Alhamdulillah. Welcome po. Alhamdulillah. Welcome po. Inshallah po. Maligo po kayo, sister, ha? Maligo kayo. Kung paano kayo maligo ng normal na paliligo nyo, ganun lamang gagawin nyo. Pero may intention kayo. Yung intention ninyo is kayo ay magbabalik loob na kay Allah. Okay? Opo. Alhamdulillah. So, ang ganit na lamang. Salamat po sa pag-imbita. At inshallah, andyan naman sister Mariam at yung iba pa. PM lamang po kung may mga ganitong Inshallah subhanahu wa ta'ala pag-aaral bid nila. Dito lamang tayo. Sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome niyo po ang ating sister at turuan niyo po ng magsala, magwudu muna. Tapos ibahagi niyo rin po sa kanya yung pag-aayuno ngayong araw ng Biyernes inshallah para makapag-ayuno na siya. Maraming salamat po, Ustaz. Salamat po, Ustaz. Desa ko kayo. Ustaz. Ang ganda ko. Alis na po ako mga sis. Assalamu alaikum. Yes, salamat po.